So, ito yung mga life messages para sa inyo, guys, ngayong November. Una, truth be told. Ibig sabihin nito, guys, may mga madidiscover kayong sikreto or katotohanan. Okay? So, whether ito ay positive or negative, depende na lang yun sa inyong perception. So, just be ready, no? Maging handa na lang kayo sa pagtanggap kung ano man itong mga sikreto na to. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Oracle of the Month. Ito yung ating Oracle reading para ngayong November para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. So meron tayong tatlong set ng decks guys. Ito yung para sa spiritual messages nyo, ito yung sa life messages, and then ito naman yung para sa love life. Combination ng positive and negative energy, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung ano yung naka-resonate sa inyo, guys, take that message, okay? So, unahin natin yung spiritual message for you, Aquarius. Hope is the conduit for miracles, mga kapiksi. Hope is believing that everything is going to be alright, mga kapiksi. And kaya nga meron tayong kasabihan na habang may buhay, may pag-asa, di ba? So, it's the conduit for miracles. Ibig sabihin na habang umaasa kayo, habang nagpapakapositibo kayo, habang you're trying to give hope to yourself or dun sa kahit anong pinagdadaanan mo sa sitwasyon sa buhay, magbibigay at magbibigay yan ng daan sa milagro. So, how do you do this? Paano mo to ginagawa? Ibig sabihin nito, guys, sa kabila ng mga negative na sitwasyon sa buhay natin, umaasa ka na magbabago siya. And, of course, everything is changeable and malleable. Ibig sabihin, lahat pwedeng magbago, pero ang pagbabago ay manggagaling bago magbago yung circumstance mo, yung ibig sabihin bago magbago yung nangyayari sa buhay mo, the change has to come from within you first, okay? Sa iyo muna yan manggagaling, and hindi ka agad-agad basta makita ng resulta sa iyong 3D hanggang hindi na re-reprogram yung iyong subconscious mind. And you have to have that faith and hope na everything is going to work out fine. Just as you reprogram your subconscious mind. Naintindihan nyo ba, guys? Ibig sabihin, kahit na wala pa kayong nakikitang resulta sa inyong 3D, sa inyong physical reality, you have to persist, no? Kailangan nyo magpatuloy sa pagbabago sa iyong sarili, sa iyong pattern of thoughts, sa iyong mga beliefs and assumptions. And you have to do it over and over again and mag-persist kahit gaano kanega, kahit gaano kahirap ng buhay mo. And then eventually, mga kapiksi, dadating yung time na yung mga new beliefs, new assumptions mo ay mapupush out sa iyong 3D, sa iyong physical reality. Okay? That's why it's very important na magtiwala, no? Magtiwala, magsumampalataya. Have that blind faith and hope na magbabago din at magbabago din yung buhay mo kahit gaano katagal. Basta wag kang susuko. Yun yung importante. Yung iba kasi, isang buwan lang, isang buwan lang nagpaka-positive, walang nakitang resulta, sumusuko na agad, no? Sasabihin nila, hindi naman gumagana yan eh. Okay, sige, magbalik na lang kayo sa kakanega nyo para wala talagang mangyari sa buhay nyo. Okay? So, hindi ganun, guys. Buong buhay mo, 'di ba? Imagine yourself, wala kang ginawa kundi magpakanega. Tapos gusto mo isang buwan lang may resulta agad sa buhay mo. It doesn't work that way because nasa subconscious mind mo pa yung old beliefs mo simula nung pinanganak ka, pinalaki ka, nag-aisip ka, nag-eskwela ka, nag-aral ka, 'di ba? Lahat yon kailangan mapalitan bago ma-push out yung mga new belief system nyo. Alright? That's why hope is very important kasi yan yung pagkakapitan nyo ng lakas, ng loob. Hanggang wala kayong nakikitang resulta sa inyong 3D nyo. Yung paniniwala na magiging ma-okay din ang lahat para sa inyo. Alright? So, while there is life, there is hope, mga kapiksi. Huwag na huwag susuko hanggang hindi nakakita ng
pagbabago sa buhay nyo. And hindi magbabago yung buhay nyo hanggang hindi kayo nagbabago. So, kailangan nyong magbago. Alright? Okay. Yung susunod is life messages. Tingnan natin ito, guys, habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapixie? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, guys, may sale tayo ngayong buong buwan ng October until October 31. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course until October 31. So mag-avail na kayo habang may sale, mga Kapixie. So ito yung mga life messages para sa inyo, guys, ngayong November. Una, truth be told, ibig sabihin nito, guys, may mga madidiscover kayong sikreto or katotohanan, okay? So, whether ito ay positive or negative, depende na lang yun sa inyong perception. So, just be ready, no? Maging handa na lang kayo sa pagtanggap kung ano man itong mga sikreto na to na marireveal or malalaman nyo, mga Kapixie. It can be a blessing and it can be a curse as well. Sometimes it's a blessing, lalo na pagka, let's say, for example, may nalaman kayong hindi maganda from a specific person, di ba? It's a blessing kasi nalaman nyo, di ba? So at least hindi kayo tatanga-tanga na umaasa, hindi kayo pinaglalaruan kasi nalaman nyo na. It's a curse at the same time kasi masakit, di ba? Pero you have to accept the fact na at least nalaman nyo na mas okay pa rin yun kesa sa magmukha tayong tanga. Tama? Tama ba? Agree ba kayo? Type agree, mga Kapixie. Type agree, guys, kung naintindihan nyo yan. Alright? And imagine, mga Kapixie, ito super powerful. This is a visualization technique, mga Kapixie. You use the power of your mind. Visualization to imagine your desires, okay? And once you imagine it, you have to hold that image in your head for a few minutes over and over again until it feels right for you. And that's how you send your desires to the universe, okay? So let's say, for example, gusto mo ng brand new car, okay? Ganito mo gagawin yung power of your imagination. So imaginein mo kung anong kotse yung gusto mo. Dahil naman siya ko yung kotse, although hindi naman ito yung zodiac sign ng pinsan ko, no? Pero kakabili lang niya kasi ng kotse, so congrats sa kanya. So let's say, for example, yung brand new car, tapos imagine mo kung anong brand gusto mo ba, Honda, Mitsubishi, Toyota, tapos imagine mo kung anong model, tapos kung anong kulay, diba? Tapos imaginein mo na nandun ka sa, pwedeng nandun ka sa, ano ba tawag doon? Bilihan, dealer, di ba? Nandun ka sa dealer, Toyota dealer, o kaya Mitsubishi, ganyan. Tapos imaginein mo na hinahand over nila sa'yo yung, tawag dito? Key, kotse. May mga nakikita pa ako sa social media na parang sineselfie-selfie sila tapos hawak-hawak nila yung malaking kariton ng kot ng susi, no? So, imaginein mo, ganun ka. Tapos, pinipicturean ka ng ahente, no? Tapos, congratulations, Mr. and Mrs. ganyan, for brand new car, okay? Nakita ko yun sa ano ng pinsan ko kasi ng pinsan ko kasi ganun yung nangyari sa kanila. So, imagine nyo ganun. O kaya naman, imagine mo na nandun ka na sa loob ng kotse, F na F mo, no? Feel na feel mo yung paghawak ng manibela, yung cambio, ganyan. Tapos, amoy na amoy mo pa yung leather seats.
nung kotse, no? So, ganun, how would you feel pag nandun ka na sa kotse na yon? What would you see? What would you hear, di ba? Naririnig mo yung engine, tumatakbo, ganyan. So, imagine mo yung sarili mo na nandun ka sa brand new car na meron kayo. So, that's how you use the power of your imagination, visualization technique to manifest your desires, mga kapiksi. And you can do so sa lahat ng kahit anong gusto nyong i-manifest sa buhay nyo. Pwedeng bahay, pwedeng, I don't know, kahit anong trabaho, kung gusto mo manalo sa loto, pwede, whatever. But you have, the key is repetition, no? Hindi mo siya gagawin ng isang beses. You have to do it over and over again until it feels right para sa'yo. And then, the universe will move the rest for you. Okay? Alright. So, comment down below guys if naintindihan nyo. And yeah, so dito naman tayo for more manifestation techniques pala mga kapiksi. Pwede kayo mag-join sa ating membership program. Tinuturo ko yan, konsepto ng manifestation. So i-click nyo lang yung join button sa video na to o kaya dyan sa homepage natin. So dito naman para sa love life naman to guys. Habang sinashuffle ko to, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinipixitaro@gmail.com. Alright, so, ito yung, dito naman sa deck na to guys, ito yung mga gustong sabihin sa'yo ng iyong partner or a specific person. I can't stop thinking about you. I lost myself for a little while. So, obviously, mga kapiksi, may kasalanan sa iyo yung jowa mo, no? Meron siyang ginawang hindi maganda na inaamin naman niya, no? At least sa sarili niya. Kung hindi niya pa inaamin sa'yo, they probably have their reasons. Baka natatakot sila, baka nahihiya sila, ganyan. Pero sa sarili nila, they're already admitting it, no? Ina-admit na nila yung kanilang, yun yung importante guys, no? Kahit hindi nila aminin sa inyo, basta sa sarili nila, inaamin nila yung pagkakamali nila. And they're sorry about it, mga kapiksi. Alright? And I can't stop thinking about you. Balisa itong person mo, kakaisip sa'yo, lalo na guys, kung pinapakinggan nyo yung ating pampabalisa subliminal. And if naka-resonate kayo, kung talaga meron silang ginawa sa inyo, i-combo nyo lang yon, pampabalisa, tsaka pampakonsensya subliminal. Super effective na combo. Talagang kakainin sila ng konsensya nila hanggang sa hindi na sila makapagpigil and mag-reach out sila sa inyo at humingi ng tawad. Okay? So, comment down below guys if naka-resonate kayo. Yung mga relationship subliminals natin guys, libre lahat yon. Sa YouTube, pwede nyo pakinggan ng paulit-ulit. Tapos, pwede nyo rin i-combo-combo. Depende sa pinagdadaanan nyo sa relationship. Gamitin sa mabuting intention lang, guys. Wag sa kalandian. Alright? Okay. So, comment down below if nakaresonate kayo, mga kapiksi. Kung saan kayo nakaresonate, dito ba sa spiritual, dito ba sa life, or dito ba sa love life, mga kapiksi. Comment nyo na lang kung saan kayo nakaresonate. Okay? Alright. So, ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice. Super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.